So good day mga kaibigan, no? Bale ngayong araw na to, headworks naman tayo ngayon. Itong upload ko na to, continuation lang to nung upload ko nung last time, no? Yung about dito sa motor na to. Tapos dahil headworks tayo ngayon, magva-valve lapping tayo. Hahasain natin tong mga balbula na to dito sa ating cylinder head. Tapos magpo-port and polish din tayo, no? Dahil nga naglaki tayo ng halos 2mm yung idadagdag natin dun sa laki ng ating piston. Kaya ayun, kailangan siguro para mas maganda port and polish natin, pero hindi natin masyadong lalakihan. Tapos bukod dun, naalala ko nga pala yung aking porting tools, wala nga pala sa akin ngayon at hindi na ako makakapag-antay pa na may balik sa akin yung porting tools ko na yun. Kaya tiyaga-tiyaga muna tayo sa Barena, tapos dito sa mga bagay na to, no? So pagtsatsagaan na lang muna natin, ganito gagamitin natin pang port dun sa head natin para ma-port na natin to, magawa na natin yung headworks na itong motor na to, para sa susunod assembly na lang siya, no? So ayun, dilinisin ko muna to, tapos maya maya ipoport na natin siya. So ito, nalinis na natin yung ating cylinder block, no? Ayan na siya. Medyo malinis-linis na siya kahit papaano kaysa dun sa kanina. 2mm yung magiging additional dun sa overall size ng piston natin. So hindi ko naman goal na lakihan talaga ng sobra-sobra tong ating mga ports. So gusto ko lang talaga mapolish to, no? Dahil nga syempre, maglalaki tayo ng block, maglalaki tayo ng piston. So ayun, much better kung ma-port and polish natin to. And by the way, isa pa nga pala sa challenge natin, challenge para sa atin, wala ho sa akin ngayon yung pang-port ko, and hindi ko na ho maaantay yun, no? So ito po yung gagamitin nating pang-port, no? Grinding stone. Mayroon pa ho ako dito. Marami pa yan. So dito muna, ito muna yung gagamitin nating pang-port. Tiyaga-tiyaga muna dito dahil nga wala sa atin yung ating porting tools ngayon. So di ko naman gustong gandahan talaga ng husto dahil nga pang personal use ko lang tong motor na to. So ayun lang, stay tuned.
So ito mga kaibigan, no, nahasa na ho natin or na valve lapping na ho natin yung ating intake valve seat at yung ating intake valve, no? So para ho dun sa mga bago pa lang na nag top overhaul, kasi alam ko yung iba nakakaligtaan nila na mag valve lapping, yung iba naman nagva-valve lapping ho sila nang hindi gumagamit ng grinding compound. So mga kaibigan, pagka ho tayo ay nag-valve lapping tas gumamit ho tayo ng grinding compound, makikita ho natin dito sa ating valves, no, pagka hinasa na ho yan, nagiging color matte gray ho itong kanyang tagiliran. 'Di ba mga kaibigan, usually pagka bumibili tayo ng mga valves, itong kanyang gilid, itong lining na to, itong circular lining na to, makintab siya, no? Tapos ganun din sa mga bagong head, no, yung kanyang mga valve seat makintab pagka bumili tayo ng bago. Pero mga kaibigan, hindi ho ibig sabihin nun hindi na tayo magva-valve lapping. So ayan ho mga kaibigan, pagka nag-valve lapping ho tayo, itong ating itong circular lining ho na to dito sa ating valve, yung dating makintab, pagka na-valve lapping natin yan or nahasa natin yung balbula, yung mga valves, nagiging matte gray po yung kanyang kulay. Indikasyon ho yan mga kaibigan na nahasa natin yung ating valves doon sa ating valve seat. So yung hong color matte gray ho na lining na yan, ayan ho yung part na lumalapat dito sa ating mga valve seat. Ayan ho yung part ng ating valve na lumalapat dyan sa ating valve seat or dumidikit dun sa ating valve seat. Ganon din ho yung ating valve seat mga kaibigan. Kung mapapansin nyo, itong ating valve seat parang nagkaroon siya ng circular or circular lining na color matte gray, no? Pero to namang kabila, itong ating exhaust valve seat, kung mapapansin nyo, wala siyang iba yung kulay niya, dark pa rin siya, no? Ito, parang matte gray na yung color ng valve seat niya. Kasi ito, nahasa na natin yan. Yung color matte gray na yan na part, ayan ho yung lumalapat dito sa color matte gray din na part ng ating valves. So, ayan ho yung indikasyon na nahasa ho natin yung ating valves. So, good yan. Yan, goods yan mga kaibigan, no? Hindi ho sisingaw yung ating compression mula dito sa ating chamber dahil dyan. So yung iba, pagka hindi tayo nag-valve lapping or hindi tayo gumamit ng grinding compound, kahit sabihin natin bago yung head, bago yung valves, sisingaw at sisingaw pa rin ho yan mga kaibigan. Kaya po napaka-importante na mag-valve lapping ho tayo. So ayan, madumi na naman nga ho uli eh. Pati yung pinort and polish ko, ayan oh, ang dumi na naman. Yung mga grinding compound andun sa loob, ayan oh, daming grinding compound. So ayun, va-valve lapping ko rin ho muna tong aking itong aking exhaust valve seat. Tapos lilinisin ko yung aking head dahil napakadumi pa niyan. Tapos ayun. Tuloy ko na mga kaibigan, stay tuned.
So ayan yung ano, ayan yung matte gray na lining na sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan o, color matte gray na lining. Ibig sabihin yan, dyan ho lumalapat yung ating valve. Ibig sabihin lang yan, nahasa na ho yung ating valve. So ngayon, gagamitan ko naman ho siya ngayon netong pang gagamitan ko naman siya ngayon itong pang finishing para medyo maging smooth yung kanyang surface. So ayan, tuloy ka. At ayan, nahasa ako na yung aking valves. At kita naman natin na yung intake pati yung ating exhaust parehas na siyang may color matte gray na circular lining. So ibig sabihin, okay na yan. Goods na yan, no? So i-assemble na lang siguro natin tumama yung head. Pero bago lahat, syempre, lilinisin ko ulito. So ayun mga kaibigan, no? Nahasa na natin yung ating mga valves. At bukod dun, na-port and polish na rin ho natin siya. Ito yung aking intake. At ito naman yung aking exhaust. Ayan. So, hindi naman ho mahalaga sa akin na mag-port and polish dito sa aking motor, no? So, ang pinakamahalaga lang na ginawa natin dito sa ating headworks, ito hong ating valve, no? Mahalaga ho talaga na nava-valve lapping natin yung ating motor or yung ating cylinder head. Para sa ganun, hindi po mawala yung compression. Kasi pagka hindi tayo nag-valve lapping, usually, maaaring mag-loss compression yung ating mga motor, no? Dun sa compression stroke, mga kaibigan, maaaring sumingaw yung compression dito sa ating mga valves pagka hindi tayo nag-valve lapping. So, kahit bago, mga kaibigan, bastang hindi nyo na-valve lap yan, usually, ang laki po ng chance or mataas po ang tendency na maging mag-loss compression yung inyong motor. At ito naman yung ating camshaft, no? So wala pa naman akong nakikita na irregular na kayod mula dito sa ating mga cam lobe. Kaya hindi ko na muna siya papalitan. And actually, sa tinagal-tagal kong ginagamit tong camshaft na to, wala pa naman akong nai-experience na lagatik. Wala pa akong naririnig na lagatik mula dito. Kaya siguro ko, hindi ko na muna siya papalitan. And sabi nga nila, di ba? If it's not broken, then don't fix it. Kung hindi pa naman sira, then wag mong ayusin, wag mong palitan. Kasi unang-una, wala tayong budget. Pangalawa, syempre, sayang din tong camshaft na to. So, alam ko mga kaibigan, yung iba, alam na against so talaga ako sa pagpo-port and polish. Pero, bakit nga ba ako nag-port and polish? So, nag-port and polish ho ako dahil ho dito sa aking piston. So, ito po yung piston na tinanggal ko dun sa aking motor. At ito naman pong nasa kanan ko, ito naman po yung piston na ikakabit ko doon sa aking motor. Kung pagkukumparahin nyo ho sila, no? Itong ikakabit ko po na piston ay mas malaki ho siya ng 2mm kaysa dito sa aking piston na tinanggal. So ayan, no, pasok nga ho siya dito sa kanyang likuran, no. So ito po kasi itong piston ko, itong stock ko na piston ay pang 97cc. At ito namang ikakabit ko na piston ay pang 108cc ho siya, no. Ito po pang 108cc siya. So para sa akin ho, mas maganda ho talaga kung magpo-port and polish tayo pagka tayo ay naglalaki ng ating piston. Dahil nga ho, mas lumalakas yung higop
ng air and fuel mixture ng ating makina. Kaya mas maganda kung yung ating mga ports eh mas magiging malaki. Kaya mas advisable na mag-port and polish ka pagka naglaki ka ng inyong piston. So against lang ho ako sa pagpo-port and polish ng mga all stock, no? All stock pero nag-port and polish. So additional lang mga kaibigan, no? Sa tuwing gagamit ho kayo ng sa tuwing gagamitin niyo uli yung inyong piston, no? Pagka nagtitipid kayo, ayaw niyo bumili ng bago. Make sure ho, huwag niyo hong kakalimutan itong mga butas na to, no? So dito po kasi dumadaan yung mga langis na naglulubricate papunta diyan sa inyong cylinder block. Dito po kasi dumadaan yung langis na naglulubricate nitong inyong piston at ng inyong cylinder block. So ayan, kagaya nito. So kagaya nito mga kaibigan, no, pasok siya. Pero yung kabila hindi. Dapat ho yan, pasok lahat. So yun lang mga kaibigan, no. Sana may natutunan kayo. So next video siguro natin ay bubuuhin na nating motor. Bubuuhin na natin tong motor na to. So inaantay ko na lang yung aking piston ring, yung aking valve seal at yung aking gasket. Tapos bubuuhin na natin tong motor na to. So yun lang, sana na-enjoy niyo tong video na to. If you like this video, please like, share and subscribe mga kaibigan. Ayun lang ho at maraming salamat. Babush.